Magandang araw mga quiz. Ngayon, magre-review ulit tayo ng panibagong helmet. This time, LS2 ulit, pero ibang model naman. Last time, ang ni-review natin yung LS2 Storm Racer. Pero hindi ako naging masyadong komportable dahil mas nasanay ako sa modular. Dahil yung Storm Racer ay isang full face helmet, medyo nahihirapan pa rin akong magsuot ng salamin ko. So ngayon, unbox naman natin itong bagong helmet. Itong helmet na pinalit natin dun sa LS2 Storm Racer. So as usual, ang mga makikita mo pa rin dito sa LS2 na box eh, yung mismong helmet at saka yung helmet bag. Itong parang protector niya, tinanggal na natin para hindi magasgas yung helmet. So ito, gusto natin. Tulad ng Storm Racer na ni-review natin last time, sobrang limited edition din ito at saka sobrang konti lang ng stocks. Pahirapan din yung pagkuha. Kaya maswerte tayo kasi may nakita pa tayong ganito. So basically, ito pa rin yung mga makikita nyo. Pagkabago ng helmet, meron pang protective film. So main visor. So meron din siyang tinatawag na dual visor. Ito yung tinted na visor. So ganyan ang tsura niya. So mga kuwit, ano ba mga technology yung nandito sa scope? Parang ganun din katulad ng Storm Racer kasi halos sabay lang silang lumabas. So yung technology na nasa Storm Racer ng LS2 ay parang nandito rin sa scope nila na model. Isa pa pala, itong scope na LS2 ay isang modular helmet. So kaya naman ako nagpalit ng modular helmet kasi nga sa nahihirapan ako magsuot pagka magsusot ako ng salamin. So sa mga ganitong instances, pag magsusot ka ng salamin, aangat mo lang dito. Ito, meron siyang pinupush lang dito. So pag pinush mo yan, pataas. Ayan. Ganyan ang itsura niya. So madami rin mga nagtatanong sa akin dun sa last video ko, kumusta daw yung wind noise nung Storm Racer. Pasensya na kayo kasi di natin nagawa yung tinatawag na wind noise test natin doon sa Storm Racer kasi nasira yung GoPro ko during the shoot. Eh, naibenta natin agad kasi nga pinalitan natin ng ganito kaya hindi ko na siya na-upload. But doon sa experience ko doon sa Storm Racer, minimal lang talaga yung maririnig mong wind noise. But dito, considering na modular helmet ito, ay siguradong mas malakas ang hangin na pumapasok sa loob ng helmet. Dahil kung mapapansin nyo dito, ay merong mga pwedeng siksikan ng hangin. Kaya dun sa mga quiz natin na nag-vlog or motovlog, ay hindi masyadong recommended ang gumamit ng mga modulars. Sa mga vents niya, meron siya dito, of course, sa mouth. Tapos meron siya dito sa taas. At meron siyang labasan, of course, dito sa likod. In terms naman sa mga inner pads at sa mga foam, matibay din at mukhang makapal at tatagal naman ang mga inner pads na meron itong ating LS2 scope. Guys, nga pala, napaganda ng kulay nito, pearl white, bagay na bagay kay Puto. Yung NMAX natin, pearl white din siya. At shoutout pala sa pinsan ko na si Jasper, no? Nandito yung NMAX niya. In terms naman sa safety, mga kuis. Siyempre, una-una dyan yung visor natin, may scratch proof na. Tapos meron pa tayong tinted visor na medyo ang napansin ko eh, compared dun sa helmet na Spider, medyo bluish and parang violet yung dating nito pagka umaga. Parang ganun eh, parang nag-distort yung color. Kasi sa Spider, talagang itim na itim yung mga visors nila sa loob. Ito medyo parang pag sinipat natin sa araw to, parang medyo bluish na parang violet yung ano. Kaya medyo nag-distort lang ang color. Pero sobrang minimal na issue lang naman yun and hindi naman nakaka-affect yun sa performance unless sobrang arte natin or sobrang mabusisi tayo sa mga ganong details. So yun, okay siya, diba? At isa pa, sa security na tinatawag, ang kanyang lock ay quick release na tulad ng Storm Racer. So ito, hatakin na pa-attack lang. Tatanggalin ka.
But unlike dun sa Storm Racer ng review natin, ang ano niya ay hard plastic. Hindi siya stainless. Pero mukhang matibay naman. So para sa mga quiz natin na nakasalamin, hindi na natin kailangan hubarin yung salamin natin para magsuot ng ganitong helmet na modular. Kasi pwedeng suot na lang natin at buksan natin ng ganito. So try natin. So yan mga quiz, no? Nakasuot na yung ating LS2 scope. So ganito ang itsura niya. Subukan natin sarap. Okay guys, so pretty much ayun lang naman yung mga pwede nating sabihin ngayon sa pag-unbox dito sa ating bagong helmet na napili. So I'm pretty sure na mas magtatagal tong helmet na daw sa atin at hindi nga natin siya magbibenta kasi ang gusto talaga nating kulay ay puti at black. So yun, napaganda guys na para sa presyo niya at sa technology na meron siya at saka sa mga functions na meron siya ay okay na sa akin itong klase ng helmet. So mga guys, maraming salamat ulit sa panonood at pag-suporta sa ating channel. Sana tuloy-tuloy po tayo sa pag-support at pag-subscribe. Hanggang sa muli po, maraming salamat po and God bless us all.